ko na, hindi. Joke lang. Okay, eto na. Ayun. Pinalayos eh, no? Yan, yes, esports versus Central. So, tingnan natin kung sino nga ba ang ating makakaunang manalo for this game. One Central is bago siya sa akin or bago siya sa atin sa Challengers Edition. Sa Liga, So, alam natin kapag ka may bago, ganito rin naman yung nangyari sa UFC Sports before eh. Kumbaga, may gustong patunayan at hindi natin alam kung paano yung gameplay na ipapakita sa atin. And nga pala guys, medyo may ano lang tayo. Sobrang na-excite ako for today, Kuya Zeus. Why? Bakit? It's because of after this series, mapapakilala na natin sa audience natin sa mga kaibigan. Na nanonood ngayon na kung sino yung ating bagong caster na napakalipit. Oo, talaga nga makikita niyo mamaya mga kaibigan, sama-sama natin siyang i-welcome. Hopefully, andiyan pa rin kayo sa pag-welcome natin sa ating bagong caster na si... Oops, baka madulas mamaya na mga kaibigan. Eto na, nao. Eto na, Persian. Lotus dito, nao. First pick nila amin ng EFES Esports, Hilda agad. So, mukhang may pinaplano na ng mga kakaibang EFES Esports. So far, sila ang top one sa ating group stages. Napakalupit na pag-aganda nalang performance for all 3 days. Wala pang talo, no? And, hello? Yep, ayan. And, dito naman sa Team Central. Hello? Hello, yep. Yes, I'm here. Yun, nawawala. Tinitingnan ko lang yung ano. Wala tayo. Okay. So, eto, mga kaibigan, Carrie and the Gatot Kacha naman for this Team Central. So, hindi pa natin sure kung anong pinaplano dito for these two teams. So, palagay mo, Persian, anong mga papakitang galaw kaya nito. Central kasi bago lang din to eh. Wala pa din akong idea halos kung ano yung mga gagawin nilang galawan dito. Tama yun, Kuya Zeus. Kaya hindi ako masyadong familiar sa kanila. Not compare kasi sa EFES Esports. Familiar ako sa pick nila na more on a fighter role. Hindi sila masyadong nag-hard tank, pero kahapon nakakita ako ng galawan or gameplay nila na napasok na sila ng top. At the same time kasi, etong EFES Esports na to, malaro sila sa Heroic. You'll never know ano yung ipipick talaga nila. More magugulat ka, ay, may panibago na naman silang ilalabas. Exactly, no? So, ganun din ganun yung... Ganun ko nakilala yung videos. Oo, kahit din ako, oops. Pay. Oop. What is happening to our game? Yun, bumalik na. Ayun, may sounds na. Your team is ganun picking. Ganun mo nga dun, Popay. Ayan, okay. Ha? Nabutas lang ng konti, pero napakalupit naman ni Popay din dun. Sa in-game, meron na rin yan. Nice one. Eto na. Nao, Joed and the Yuzong din naman kagad dito ang binan ng for their third bans for these two teams. So, most likely offlane na apat na dito. Ang dami na pinagtatanggal din. Pero, yes, they banned out offlane and our offlane heroes. Pero hindi nakakapusin eh. Meron ng Hilda dito yung EFES for their offlane and the Cho. So, hindi na rin sila mga bibitin, no? And on the other side, may Gatot Kacha na naman Central for the offlane. So, talagang nagbabawasan na lang sila. Xburg pa nga! Grabe ah, for EFES Esports 3 fighter set up ang kanila papakita. Alam ko na to, parang napanood ko na ata itong ganitong galaw. Parang alam ko na to, 1-2-2 or 2-2-1 yata ang gagawin dito ng ano ng EFES Esports. Parang napanood ko na nga itong ganitong 2-2-1 style. Double fighter sa ano sa top lane or sa bottom lane, no? Pwede. Pwede, pero for the Central, the usual hero pick, at the same time, parang a usual rotation, the 1-2-2 or the 1-3-1 rotation, they have marksman, pero parang ano kaya, 1-3-1 nga kung isipin to. So, napikita for Central naman, no? Kasama palagi nila si Louie. Louie, Atlas, and Kari for Central for sure magkakasama. And then offline Gatot, Kacha, and the Esmeralda ang gagawin nila. So, tingnan natin dito at least maka-compare natin kung alin yung mas effective on a timestamp, yung within 30 seconds lang may nagawa na or within 1 minute or within 2 minutes meron na nakuha objective. Yan, obserbahan din natin, no? Pagdating sa kanilang classic rotations. So, alin ba mas effective or mas magandang i-pull off for this team fight. Siyempre, kasama na din doon dapat yung hero picking. So, yung pag-pick nila dito ng ano, chaining of skills, di ba? Sa sunod-sunod na skills na gagawin nila. So, we'll see. Mimaw dito for Xburg.
bihira ko lang makita si Mimo sa export ka ngayon. Ito yung sinasabi natin for Evios. Ganito talaga mga lineup nila. Hmm. They're more on a fighter, strong lane, hero pick, and then core, then support. So, I know for sure for the central, nabasa na nila or nakuha na nila yung gameplay na meron yung Evios. Oo. So, for sure, pinaghanda na central to. Oh, feeling so, ko lang. So, tingnan natin yung maiinit na bakbakan ngayon. Exactly. So, for this, mga kaibigan, heto na. Welcome back to the Land of Dawn, ladies and gentlemen. Evios Esports versus Team Central. Nako po, game number one tayo dito, best of three. Siyempre, pakilala muna namin for Evios Esports, Lotus dito for this Hilda, RTZ naman for this Farsa, Imar or Trimar for this Cho, Mimo naman for the Xborg at AGQT for this Yisanshin. For the Central, Toti for the Esmeralda, Squash for the Luya, 2B para sa isang Atlas, Origami ba to? Origami for the Carly and a Crown ng Mundo for the Gatot Kacha. Pero naku, ang init agad ng labanan natin ngayon na. More on a swooning agri type of Central. Hmm, no. Pagka... Tama nga naman kuha ng... Sorry. Go ahead. Sige, I mean, more on the aggregate gameplay ata yung pinapakita ng Central dito. Pero nako, etong si Hilda natin, mapapansin natin yung pagiging, ano rin eh, that's more on a zoning type of si Lotus. Since kahapon pa yung gameplay niya, siya talaga yung makulit. Exactly. So, magandang ang ano nga yun. Bagay saan niya yung ano niya, yung playstyle na ginagawa niya sa hero din niya. Titingnan niyo naman mga kaibigan dito si Lotus. Eh, siya yung nagpo-provide ng vision, no? Hindi siya off lane na naka-stay sa lane. So, siya yung Hilda dito na tank for Evios Esports. Hindi siya nag-off lane or side lane, mga kaibigan. So, siya ang magiging ally dito for sure siya sa tagasalo ng gigil pagdating ng ano, ng clash for sure. Sa top lane, eto na si Cho mag-isa laban sa dalawa. Kinakanti lang din naman ako po, pero disengage lang. It's a two mage pull off. So, masakit kagad ang damage output nun pag na-burst. Pero, oops, eto naman din sa bottom lane. Si Lotus talagang ano lang, oh. Ito ang maganda sa kay Hilde kasi meron siyang first kill. Nakulit talaga siya. Oo, makakulit-kulit siya. Plus tago-tago lang sa bush. Total, yun naman din yung hilig ng mga tank magtago sa bush. Mag-provide ng information. Bayad na bayad yun. Kaya bayad na bayad yun para kay, ano, kay Hilda. Ayun na, nakakuha na nga ng first blood sa top lane yun. Feeling ko, that's an off-cam kill. Mga kaibigan, it's against Trimar and RTZ. Nako po, 1-0 agad. Di natin lang nakita pero okay na okay. For Evios Esports... Naka ano na sila dun, naka-bigs. Yes, naka 1-0 agad. Pero naka-level 5 na yung ating carry doon sa kabila. Same thing with the YSS natin. So yun, Feather Airstrike na ilapag ng Evios Esports sa may middle lane. Mm-hmm. So for now, tamang ano lang ko sila. Ambahan lang. Hindi, ito yung ano, yung usual na nakikita natin na dire-diretso yung clash. Mm-hmm. They more on... Amba, and then, okay, kuha muna tayo na resources. Exactly. Ito na. Naupo, na Way of the Dragon, Yari, Persian. Ito pa, another one yata din si Lotus, pero hindi. Masyadong mabilis ang isang Hilda. Mga kaibigan, for this 2-4, nating nakagad na pinapakita sa atin ng Evios Esports. First turtle of our game is now up. Pwede nang kunin to. And maganda ngayon ang pinapakita. Oops, ito lang. Maganda pinapakita ngayon ng Evios Esports. No? Nakokontrol nila yung top lane nila. Doon palagi na dinadala yung clash. And uy! Ay, naku po, si Hilda, medyo bad girl. Naku. The real warrior is here. Simpleng agaw pa ng buff with that retribution ulti. Ginamit na lang din naman yung power of wilderness ang binitaw. Pero, naku po, si 2B. Buti lang may flicker to flicker out of or that feathered airstrike from RTZ. Disengage na agad ang central dito. Naku, dito na lang natin dalhin ang ating attention at gigil kay Cryo Turtle. Mm-hmm. For here, for the Evios Esports, kumukuha na ng ating first third. Well, nako, mukhang pagdating sa gold dito, hindi rin mo nagkano'n nagkakalayo, pero may kita natin yung kalamangan ng Evios Esports when it comes to kill. Mm-hmm. So, for now, may post-break ata tayong nangyayari coming from Evios. So, tingnan natin, mukhang may technical ata tayong issue. Yep. So, post side, anong team yung nagpa-post dyan? Evios, ayun. Thank you. And mukhang nga talagang magkakagigilan na dito. Evios Esports, they're making sure na kahit may latency man dito, auto-post natin yan. Pero 5 minutes lang po ang max ng post natin, ang post request. Consumable naman yun. So, pwedeng
post nila, tapos resume, post ulit, resume. Pero 1 minute kagad yun pag, ano, pag syempre, 10 post. So, divisible by 5. Pwede lang gamitin sa 5 beses. So, heto na, mga kaibigan. Mamaya nga pala, iulitin namin, ipapakilala natin yung ating bagong tropa sa... Ha? Ay, pwede natin by preview ba? Pwede. Ito, Persia, tingnan mo lang yung preview natin. Preview. Sige nga, patingin nga, patingin. Oh! Oh, pag ka na. May preview tayo dito. May preview. Kaway ka naman. Kaway ka naman. Ayan. 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 Preview lang muna tayo dito tro sa ating bagong shoutcaster na makakasama mo. Oh! 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 Damit mo! Damit mo! Basag sa'yo! Tawan mo lang ng unan. Tapos ka muna ng unan. Ayan. 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 Bakit nagpapakita ng ano ba yan? Ang gabi naman yung pastor kasi. Grabe, nakita nyo na mga bestie pa. Mamaya, i-reveal natin yan kung sino. Mm-hmm. Ito na. Pero yan na nga. Diretso bakbakan na tayo, Kuya Susie, hindi na natin ito. Matatagalin pa. Sige, you're on the bus lane. Notebooks, nakikipag-upitan pa rin sa sentrale. Mm-hmm. Talaga ang trabaho niya. Pero shooting na natin doon sa may taas, gumagawa na lang ano. Ha? Pag hindi nyo na, pag hindi ito napansin ng sentral, kaya naman sa segway mo. Pero middling, Kuya Sus! Oo, kakas na si Artesio. Lilipad, ibong may layan lumipad, mga kaibigan. Pero napalalim si Tubido Mina Micro. Micro Dripla, Power of Wilderness, coming from Lotus. Binitaw na lang din, pero disengage na. Here comes Showmate Flicker ba yan? Pwede bang abutan? Napag-flicker out pa si Squash. Way of the Dragon dito sa kanilang tank and disengage yun. Cut out Kacha, hindi na lang din aabot. And you're gonna get, you're never gonna get this two. Napakakulit, mga kaibigan. 3-0 agad for this EVS Esports Central. Di pa natin sila nababalitaan. Yun lang. Oh, hindi pa tapos na may boto mo. Ako, hinahabol na ng tatlo laban sa isa dito for the EVS Esports. Kuha na naman ng another objectives doon sa may bottom lane as well as doon sa may sa top lane. Ito yung problema ngayon. Kailangan matapatan ng central yung ginagawang rotation ng EVS Esports knowing na hawak ng EVS Esports yung lahat ng lane. Oo, tama dyan. So, for this mga kaibigan, eh, EVS Esports ngayon, nakikita nila for as early as 5 minutes, grabe na bumibitaw na sila ng malakiling machine na galawan, pero si 2B dito, nabigyan lang naman ng fatal links, pero disengage na lang din, may immortality din naman agad si Mimaw. Kumukulit-kulit lang si Lotus, so grabe, o ano, napaalalim, parang ito na yung ano, this is the new Grok, no? Yung Hilda, grabe mag-zone o mag-overextend. Grabe. Kasi kahapon pa talaga ginagawa ng ano natin. Ito, pero tinan mo naman yung ginagawa ni Kato-Kato na grabe. Ay, nahabol pa o. Isang kapupunta. Ito si Chow din naman. Ayun, grabe din. That Way of the Dragon pa. Parang naman di siya makakulit. Super si Trimmer trying to escape. Mga kaibigan, hinahabol ng tatlo. Ayun, patay. Shutdown lang. Ayun lang, magtawag ng kuya. Laban na, suntukan na. Pero ayun, Yisan Shin was able to get that kill. Mga kaibigan, Squash for the second time around for her second death. And Aji dito. Nako, 3-0-3 din. Tama na ang showtime kay Trimar. It's time. Aji time. Ajinomoto ginisa. Playboy mix na agad din. No. Pero feeling ko dito for the central, ito yung sinasabi ko before pa eh. Baka ito tinitingnan lang yung ano eh, yung galawan ng EVS Esports. Tapos, sige, matatalo nyo kami sa game 2, pero manda kayo sa akin sa game 2. Parang ito yung nararamdaman ko sa central eh. Knowing na wala pang kills coming from central, nakikita natin yung kalamangan ng EVS Esports kills and sa gold lead. Pero teka, doon sa may bottom lane, Kuya Sus, mabibigyan na natin ng isa si ano natin, tapos heal. Nako, yun nga lang, si Toti dito, kumakalaban lang ginamahan for Esmeralda, pero si RTZ pa. Nako po, si Toti, it's still alive, una pang nabatay yung Farsa doon, mga kaibigan. Pero eto na, ladies and gentlemen, nagtatakbo na naman si Lotus dito, ML na ML, pero hindi na lang din maaabutan. 8-4 ang ating score, Central. Eto na, nagpapakilala at nagpapayanig na ng konti, may damage na, lalo na pag nag-online to si Origami, ha. Masakit yan pagka nagkataon. Kailangan paanuhan sila dito. Unahan sila mag-online ni Yisan Shin. Si Yisan Shin nakita natin, sumasakit na. Si Origami, hinihintay na lang natin. Pagka ito nagkaroon pa ng physical damage items, matik, makapunit. Itong Hilda na ito, hindi na makakapag-zone ng katulad ng ginagawa niya. Hindi na makapag-overextend yan. Uy, patibuhoy. Pero kasi ang nagiging problema, Kuya Sus, lahat ng buff kanina pa napupunta lahat sa EVS Esports, hindi nabibigyan ng space yung kali natin na makapag
item. So ito yung malaking problema ng Central ngayon. Mm-hmm. Tama ka dyan. So, tingnan natin. If you, ayun na, naku po, si Aji QT dito. Talaga ang QT galawan lang din naman. Flicker out for 2B. Pasok in naman dito si Toti, mga kaibigan. Pasok na pasok. Imar running out of life with a double kill para sa Yisan Shin. Ito na, another one pa ba dito si Crowd. Tus, ayun lang. Crowd ng mundo pala yun. Mga kaibigan, kala ko si Crown ng ano, ng Kingpins. Crowd ng mundo dun, ang huling casualty. 1 against 5. Si Toti, lalaban ba? Naku po, kailangan niya depensan to. Hindi na daw. Umano na lang siya. Oh, wala na rin no choice. Wala, parang ano. Mm. Ang hirap eh, kasi babagsakan pa ng Federer's Right. Oh, knowing na kapag pinasok pa rin ng Esmeralda, delicates na sa kanya. Delicates na rin. Tama lang yan. Tamang ano, tama lang na nag-ingat na rin siya doon. Hinintay na lang niya mabuhay mga kampi niya. Though nabasag yung tier 3 tower nila, at least. Ngayon, meron pang round 2. 8-minute game time pa lang naman tayo dito. Ni Lord nga, wala pa. Third turtle pa lang tayo dito. Yes, pero kuya, mapapansin natin yung gold lead eh. Halos 10k na ang lamang ng EVS Esports compare natin dito sa Central. And pagdating sa ako, hindi natin ang laki ng kalamangan ng ano, ng YSS compare mo kay Kari na ano pa lang eh, kumbaga naka-BOD agad si YSS. Ito si buo pa lang siya ng isang item. Ayun, naalala ko na itong Central. Nakakita ko dito sa comment section, sila yung dating new era yata. Oh, yung dati rin nakapasok sa ano, dati na rin nakapasok sa Just ML qualifiers or community cup. So, welcome back kung ganun na for Team Central previously New Era. Ito na. First Lord natin dito has been taken by EVS Esports. Pasok in dito si Toti na baka palaban sa dalawa. Pero naku po, kailangan dumisengage na. Here comes the Cho. Mangungulit na lang din mga bro, pero si Yimaw dito ginamit na rin last insanity. Another one, si Squash ang kanyang target dun sa bilang banda. Naku po, yun lang si Louis buhay pa, pero ito naman din. Na oh si Gatot Kacha pa ang napatay and for Central tatlo ay apat. Sige, subok kung kayang depensahan together with the Lord, pero this might be the final push ng EVS Esports. Central, kapit lang sa cellphone muna. Kailangan makapag-shape off sila ng lanes dito. Uy, yung naku, hindi na kinakaya na vacuum pa ata doon sa may bottom lane natin, pero naku ha, hindi na napapansin yung Lord, wala na nag ano kundi si kami lang. Tapos kuha nga naman sa top. So parang walang magawa ubus or maisagot yung Central. Oo, ubus yung mga ano nila, ubus yung mga outer turrets nila. Okay lang for EVS. Kahit namatay dito si Cho kasi pwede pa naman, pwede pa naman si Yisan Shin na mag-gumawa ng final push. And for Central, good trade na yun kaysa naman natapos yung laban. Nakita naman natin, nakaalam natin sa Mobile Legends comeback is real. Ito na si Mimaw, lalaban na lang din. Naku po, shutdown lang din naman si Toti kagad. Pasok in dito si Gatot sa likod, coming from behind. So biglang talon, pero si RTC naging ibon doon. Hindi maaabutan with a double kill para kay Aji QT. And that is it, Pansit, for that final push. 1-0 lead in favor of EVS Esports. Grabe, hindi na kaya din depensahan kahit wala yung choke. Ano? 4 versus 5 yun? Ito yung sinasabi natin na ang laki talaga nung malaking bagay for the EVS Esports yung ginawa rin ni Hilda nung early game pa lang. Kinukulit niya yung Central. So parang anong nangyari, yung attention nila napunta kay Hilda lang. Para, ano mo yun, hindi nila mapansin yung top lane or even though si yung ibang team na, or ibang kakampe ng EVS Esports na nag-push na doon. Mm. Kumbaga, yung focus na kay Hilda lang. Yun, no, nga, no. Galing, galing ng ano, galing ng, galing ng ginawa dito ng ano, ng EVS Esports, mga best up. So, nandito lang yung isa nating caster. Kaway ko muna, kaway, kaway. Ayan, ayan. Relax lang kayo, mga best up. So, well, tingnan natin, makabawi kaya ang Central dito against EVS Esports o dire-diretso na ang pagkapanalo ng EVS Esports at papakilala na. We welcome na natin yung ating bagong caster later on in the life. Siyempre, yan natin malalaman kami ang ating shoutcaster nyo. Ako si Zeus to guard me, is Persian. And don't go away, Just ML Cup Challengers Edition 3. We'll be right back.